Ayan, ang punong-puno tayo dito. Congratulations, Barangay Omega. Pero kailangan natin balikan yung game number 2. Hindi kami makahinga doon. Kailangan kitang i-commend, Ryzen. Dahil dun sa ginawa mo na, I believe it was like 3-1. Ang ginawa mo doon, hinahabol ka. Habang hinahabol ka, tumatakbo, binuksan mo yung shop. Bumalik ka ng immortality. And while you're doing that, you bought yourself enough time. I think it was the empowered sword. Twice, hindi mo na kailangan yung immortality mo. Yung decision making doon, sabi nga nila, S-tier level. Super pro. Na kung yung iba gumawa noon, baka nanginig sila. And because of that, game 2 was all smart Omega. Balikan natin yung moment na yon. What were you thinking? Everything was automatic. Kinabahan ka rin ba doon? Balikan natin yon. Hindi po ako kinabahan kasi po, iniispam ko po talaga yung Julian. Tapos, yung, para sa akin po, yun po talaga yung kalakasan ni Julian eh. Nagpapabait po, tapos bibili ng emo. Tapos yung pinakamalakas po dun sa Julian, second skill pag nagpapabait ka. Alam mo, ito kasi, merong player from EVOS, I think it is. Nakita mo ba yung quote niya? Na sinabi niya, sa lahat ng jungler sa Pilipinas, Ryzen is the best. Kinocommend niya ang iyong team play. Anong reply mo doon? Nakausap mo ba siya? Anong nabasa mo yon? Anong reply mo sa sarili mo? Ikaw ang best jungler daw sa Philippines at galing ito sa manlalaro ng EVOS. Ano? Nabasa mo yon? Aba, nabasa ko po. Okay, anong reaction mo doon na ikaw ang best jungler? Masaya po kasi may ano, parang may ano, masaya po kasi ano, parang siya po yung ngayon yung pinakamalakas na mag-panel dun sa Indo. Kasi number one po yung EVOS dun eh. Tapos kinamend niya po ako. Yun po. Oh, so now you feel that you're getting better every season. Let's give him a round of applause. Actually, Coach, why not? What do you have to say to that? Kasi na-pray siya being the best jungler in the Philippines. Usually kasi di ba si Ryzen, quiet. Pero ngayon, even the other countries are recognizing him. Oh yeah, I think masaya si Dean about that. Pero something kasi na alam din nila sa sarili nila. Kasi lahat malakas na yun. Come on. It's gotta be the best season ever since nabuo yung MPLPH. And yeah, hindi para mag-relax sila. Alam nila yan eh. And kita natin sa laro kanina kung gaano kagaling si Oheb tsaka si Kelra. Hats off. Yung, I think it has to be the healthiest rivalry in esports. Na they bring out the best on each other kasi. So, that's great point, actually. They bring out the best in each other. Actually, Kelra, ikaw yung gusto kong tanungin. Kasi kanina, nung nanalo kayo, you waved at Oheb. Kinamayan mo siya actually. And may sinabi ka, nag-uusap kayo. Nag-uusap talaga kami nun ni Oheb kahit sa... Parang nag-chat-chat kami minsan. Lalo pag may laban sila. Lalo pag may laban sila, ginugood luck ko. Tapos ginugood luck niya rin ako. Basta kaibigan ko po talaga yun. So meron kayo sa mga... in-game lang talaga kami, ano, mainit. Sa in-game. Sabi nga ni Oheb kagabi na ano yun eh, parang nakaka-motivate. Nakaka-motivate pagkalaban ka. Do you feel the same way sa kanya? Opo, nakamotivate din ako. Ano, parang sobrang gigil. Sobrang pag sila yung kalaban. Now, what's your message to everybody right now? Ang tagal namin hinintay ka na humawak ng mic at magsalita. Ngayon, the revenge is even sweeter this time around. Natalo nyo ang Blacklist International. Anong gusto mo masabi sa mga fans mo? Salamat sa inyo. That's it? Alright, congratulations! Let's give her a round of applause. Hihimayin natin ang intense na laban na ganap ngayon. Kaya pupunta na tayo kay Renmar para sa ating analyst stand.